Hello mga guys. Nagprepare ako guys ng mga gulay. Binalatan ko na to guys at na-prepare na, ready ko na lang ito i-slice or i-cut guys. Marami siya tingnan kasi inubos ko na lahat yung mga gulay namin na stock kasi masayang din at saka not all the time naman ako magluto. So gagawin ko na lang ito guys na spring roll. At saka nakapag-prepare na din ako ng ground beef. So, nahugasan ko na lahat ito guys. Ready to cut it na lang para mamaya. Kasi gagawin ko ito siya guys na spring roll. May carrots, spring onion, at saka white onion, and pressed green bean, at saka green, bell pepper. So, inubos ko na lang lahat ito guys. I know na mas kulang pa ito na Ricardo, pero wala na akong time pumunta sa Asian store. So, ito na lang yung gagawin ko guys. Saka, I mix it with ground beef meat. Ito siya, ang fresh natin na gulay for, para for spring roll. Hi guys! Kadarating ko lang guys, nabidyoan ko kanina, kamusta po kayong lahat dyan? Kadarating ko lang kasi nabidyoan ko kanina yung vegetable na na-prepare ko for ready na for guys, making a spring roll kasi marami akong gulay na na-stock, so kailangan gawin ko itong spring roll na idea ko na lang to guys, my own version, pero hindi talaga kompleto na Ricardo pang spring roll, pero may idea, kailangan ko to gawin guys kasi ang daming stock ng vegetable ko, masayang lalo na ang klima dito sa amin, summer. So madaling masera yung stock mo na vegetable pag hindi masyadong magtagal kasi madali siyang masira sa ref. So kaya nag-idea na lang ako na mag-prepare kanina para ready to mix it na lang sa ground beef na para for spring roll, at least hindi masayang at makain pa. So ito yung kanina guys na binidjuan ko, may carrots ako, at saka yung kanina na pinakita ko sa video ko na green pepper, may green onions, at saka green press bean, na kung sa atin pa sa Pilipino yung guys, yung sa Bisaya Baguio bean. So na-prepare ko na, kailangan ko lang ready to cut it na lang mamaya guys pag hindi ako masyadong nagmamadali kasi lumabas lang ako kanina sandali kasi may kailangan akong bilhin na pangdagdag din sa for spring roll na some herbs naman na mga Ricardo. So magluto tayo mamaya guys at saka ma-share ko naman sa inyo ang kunting ngayon vlog. So ito lang yung ganap ko dito ngayon sa bahay this time kasi magluto ako para matapos, then after that tikman natin ang masarap natin na spring roll kung okay ang lasa. Okay guys. So right guys, bago tayo magpatuloy ng prepare ng vegetable for spring roll mamaya, gusto ko muna i-share sa inyo itong kunting bagay. Nung pagdating ko mga 10 minutes ago, may nakuha ako kanina sa main door na parcel na na-drop doon ng mailman sa postman sa front ng door. So good timing kasi pagdating ko kanina guys, na-drop na ng postman dito sa front door. So, good timing. Small item lang naman to guys. Yung na-order ko, that was last week I think, nung nabayaran ko to. Tapos, ang dali lang kasi 3 days lang muna siya ma-receive na small parcel lang to siya guys na na-order ko sa from Florida yung seller na siya sister ng friend ko before when I was in college. Yung younger sister niya nasa Florida siya, so kababago niya lang nag-start ng business niya as a jewelry seller, so na biktima tayo guys, naka-order tayo ng small item lang naman guys na kailangan ko din, so gusto ko lang i-share sa inyo ito guys ha, yung small item lang kasi naputol yung necklace ko before, medyo
2 years na yata hindi ko nagamit. Kasi yung binigay ni Mr. sa akin before, guys, na necklace na putol yung ano niya, yung chain, tapos yung pendant niya, diamond, pang Christmas si Mr. So hindi ko na nagamit kasi hindi ko na palitan o nabilhan ulit ng parang replacement na chain, na light chain lang siya, pang ano, small pendant lang na may diamond. So at that time nung nag-live selling siya sa page niya sa Facebook, nakita ko, at it's nice naman. Actually, nabuksan ko siya kaagad, guys, pero hindi ko siya na vlog kanina or na videohan, pero hindi ko kaagad natanggal sa ano niya, sa box. Na-cut ko lang yung ito siya from Florida. So gusto ko lang i-share, guys, ito nilagay niya sa box. Super sealed yung box, tapos naka-wrap ng ano, yung bubble, ano ba yun, yung itong wrap na to, ganun. So ito siya, nabuksan ko na, pero hindi ko pa natingnan kaagad kasi nagmamadali ako kanina nag lumabas, bumili ng Ricardo ng pang ano, sa ibang gulay na panghalo. So ito nilagyan na ng free box na may tag na thank you. So ito yung box na sinedlan niya, complete, guys, tapos very ano talaga, protection. So just in case kung gusto nyong bumili sa seller na yan, si Miss Angelique, ano, mabait siya, guys, na seller. So ito yung items, guys, small chain lang siya, small, but 18 carat siya na ano, made in Japan, 18 carat. So ito yung chain na in order ko sa kanya, small light ano lang siya, chain, lightweight lang, pang small pendant lang siya, pero super sparkling siya. So dito niya nilagay, at may additional siya na small jewel or box. Ito siya, guys. So maganda siya, very ano, neat talaga. Tapos maganda yung pagka ano niya, pagka ano, sell, kasi pulido talaga yung pag-send niya ng small parcel na just in case hindi masira. So ito siya, guys, small chain lang siya ito. Pero super sparkling naman siya, guys. Ito siya, 18 carat, made in Japan. Tapos pwede mo siya mahila-hila dito, ito. Ganyan. Just in case kung short yung neck mo or medyo chubby-chubby ka, pwede ang 18 inches, which is 45 centimeter naman. So ito yung kinuha ko sa kanya, guys. Super sparkling siya. Ito siya. Pang ano lang, lightweight sa small pendant lang. Para magamit ko naman yung old pendant ko before na Christmas gift ni hubby. So at least magamit ko na every time may occasion, masuot ko na siya, guys. So I'm so happy na nakahanap ako ng ganito. It's not too much expensive, guys. It's affordable. So ilalagay ko ang link ng ano niya, ng page niya, kung gusto niyong umorder sa kanya. It's a Murayta yung mga prices niya, guys, very affordable, but mostly yung product niya from ano talaga, Japan, ito siya. Tapos pwede niyo siya mahila dito, guys. Super mabait siya na ano, seller, guys. Pilipina siya, then nakatira siya sa ano, Florida. Ito may extension pa siya, just in case na tight yung chain niyo or necklace niyo sa liig niyo, kung medyo yung sabi ko, medyo chubby-chubby kayo, tumaba, may extension pa siya dito, kasi pwede nyo siya mahila dito, guys. Ito siya. So actually, napilitan ako mag-order lang ito, guys, for the purpose na yung small pendant ko kasi walang chain, na putol ko nung time na sinuot ko before, medyo matagal na, almost 3 years nung pagsuklay ko sa book, na putol siya, na-cut siya, so hindi ko na nasuot. So it's fit naman siya sa small pendant ko na niregalo ni Mr. before. So gusto ko lang i-share ito sa inyo, guys. So mamaya, i-attach ko yung link ng website ni Sis Angelique para naman ma-share ko sa inyo. So ayan yung na-order ko, guys. Kung gusto nyo lang, kunting bagay lang na na-share ko ang ano ngayon na ganap. Just in case nyo lang, kung gusto nyo lang mag-order, guys, pwede kayo mag-order sa kanya, at ma-attach ko sa video ko mamaya yung ano niya, yung page niya sa Facebook. Maganda yung mga items niya. It's 18 carat.
100% natural diamond from Japan. So, napa-order tayo guys kasi for the needs lang sa small pendant din na para magamit ko. At saka, very affordable yung prices ni Sis Angelique. Just in case, kung gusto niyo lang mag-order, you can message her anytime. So, at saka, super bait siya na seller. So, alright guys, ayan lang po yung konting bagay na na-share ko naman sa inyo. Then, mag-start na tayo guys na mag-prepare ng vegetable para sa ano natin, spring roll. So, ihalo ko to siya guys kasi ano, sayang din. So, baka masira na. So, at least, may ano tayo guys as ano yung press, green beans, bagyo beans naman sa atin, di ba, sa Bisaya. Ito yung page guys ng jewelry seller. Ito guys, ano to siya? Green bell paper. I know na nabidyohan to kanina bago ako umalis. So, ito yung na-prepare ko kanina sa ano, before ako umalis kanina. So, mag-start na ako guys, mag-cut nito. So, ito na yung mga vegetable guys na slice ko na, katatapos ko lang na mga pangrekado para sa gagawin ko na spring roll. So, ito yung mga vegetable guys na pwede kong maggawa ng na spring roll. So, ito siya. Natapos ko na rin yung paggawa. At saka, ready to mix it na lang guys sa pang spring roll. May white onion dyan. Green beans. At saka, spring onion at green bell pepper. At saka, carrots. So, ito yung na ano ko guys, na slice na lahat, na prepare, na pangrikado ko sa prang spring roll. Kaysa masayang naman ang vegetable. So, ito siya lahat na. So, ready to mix it na lang with the ground beef para naman makagawa tayo ng spring roll. Ito siya. Alright guys, ito yung ano nabili ko kahapon na wrapper sa Asian store. So nakabili ako ng ano spring roll shells. So dalawa itong nabili ko na wrapper. So square naman yung ano niya, yung form niya. Kasi depende din, makabili ka ng kung gusto mo ng round. So usually yung binibili ko yung square kasi parang mas malapad kasi siya pag i-wrap mo na siya sa vegetable with meat na. So, ito yung nabili ko guys. So, naglagay na ako guys ng olive oil at saka crushed garlic para naman snowboard yung ano natin, yung gagawin yung spring roll. Ipag-brown mo na natin guys, medyo darker yung first garlic. So, olive oil po yung ginamit ko guys na pang-dessert sa meat. Na haluan ko na siya ng beef ground beef. Beef na meat. Beef ground beef na mister tayo guys. So, yan guys. Nalagay ko na ang ground beef meat. Tinakpan ko na para mag-grilling siya at maluto. Kasi nasabi ko kanina na gusto ko talaga yung meat maluto talaga before ko ihalo yung ano yung mga vegetable na pangrikado para for spring roll. Para naman mas luto talaga yung meat. Yun. So, buksan natin. Ito na siya yung ground beef. Dali lang yan guys, pero mas gusto ko talaga mag-boil siya 1 second para mas luto yung meat talaga. Para maihalo ko mamaya yung mga vegetables naman, kahit half cook lang yung mga veggies. To make sure lang na ang meat, gusto ko lutong-luto talaga siya. Ayan siya. My first ginger na yan guys. So, medyo na brownies na siya yung meat.
ko na guys ang carrots at saka yung green bell pepper. Hindi ko na ma-videoan guys kung paano paglagay kasi nahirapan ako kasi nakahawak ako sa ano sa vegetable habang nilalagay ko dito sa cooking pot while I'm mixing it. Kasi mahirap kasi walang nakahawak sa camera. So, i-mix ko ito guys. Then, konting low lang yung ano natin far yung heat para hindi masyadong mabigla maluto. Kasi lutong-luto na yung ground beef. Tapos, ano, at least ang vegetable kahit half-cook lang siya. Kasi siya, of course, irarap mo pa siya sa wrapper at saka lutuin mo naman ulit doon. Iluluto mo naman doon sa oil pag ma-finalize na talaga na tapos na mananarap. So, ito yung idea ko, guys. Maganda sana to pag may tawag eh. Kaso, wala na akong chance makapunta doon muna sa ano, Asian store. Kasi, ano, medyo, ano, alangani na yung time. So, ayan siya. So, gumamit ako, guys, ng wood cooking, ano ba yun, lado. Kasi, para hindi madaling gasgas yung lutuan natin. Mas maganda yung wood na ladle. So, ayan na yan siya guys. Nahalo ko na lahat. The last one na ilagay ko is yung ano spring onion para may lasa naman siya. At nalagyan ko na yan ng kunting salt, black pepper at saka yung Italian herbs para naman may lasa yung spring onion na spring roll natin guys. So ready to ano na yan mamaya guys i-wrap ko na para naman ready to cook it. Yan siya. Hopefully masarap to siya. Hopefully. So, ito na yung naluto ko guys na spring roll. Itinabi ko yung iba na spring roll. At saka nilagay ko lang itong apat na 4 pieces of spring roll dito sa plate para ma-share ko naman dito sa video dito. So ito na siya guys, parang ano siya, ice candy na spring roll. So ito yung ano kunting spring roll na nagawa ko kanina, yung iba itinabi ko guys. So para naman ma-share ko sa inyo ang result ng ano ko, yung spring roll. So ito siya.